Magandang araw! Ang tatalakayin natin ngayon ay mga uri ng pang-abay. Handa ka na bang matutunan kung paano nauuri ang mga pang-abay? Ano ang pang-abay? Ito ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ano-ano ang mga uri ng pang-abay? Ang tatlong uri ng pang-abay na ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamaraan. Pang-abay na pamaraan. Pang-abay na pamaraan ay nagsasabi kung paano ginawa o ginagawa ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na paano. Halimbawa, patihaya kung lumakad ang bangka. Mahusay bumigkas ng tula si Johan. Ang patihaya at mahusay ay halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasabi ng oras o panahon ng ginanap ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na kailan. Pansinin natin ang mga halimbawa. Tuwing Pasko, isinasabit ang parol. Nag-aaral si Carlo gabi-gabi. Ang tuwing Pasko at gabi-gabi ang mga pang-abay na pamanahon. Pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na panlunan ay nagsasabi ng lugar na pinangyarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan. Halimbawa, nasa ibabaw ang gato. Dito, nagluto si Insyong. Ang nasa ibabaw at dito ay pang-abay na panlunan. Ngayon nalaman mo na ang iba't ibang uri ng pang-abay, alam kong kayang-kaya mo na ngayong kilalanin at uriin ang mga pang-abay na ginamit sa bawat pangungusap. Panuto. Tukuyin ang pang-abay na ginamit sa pangungusap at isulat kung anong uri ng pang-abay ito. Halimbawa, nakinig ako ng balita kanina. Ang sagot, kanina. Ito ay pang-abay na pamanahon. Si Mang Chodoro ay maingat magmaneho ng jeep. Tumayo ng tuwid kapag inaawit ang lupang hinirang. Kumakain kami ng tsokolate paminsan-minsan. Tutulungan ako ni Ate Sheila mamayang gabi. Makaka-uwi na sa bahay si Francesca.
Para naman sa karagdagang gawain, ay isulat sa patlang ang titik PR kung ang pang-abay na may salungguhit ay pang-abay na pamaraan. PN kung ito ay pang-abay na pamanahon at PL kung ito ay pang-abay na panlunan.